pag naidikit mo na siya yan, unti-unti mo na siyang i-press para ma-apply sa lahat. Yay! Yan guys! Ganda, diba? So, ayusin mo yung pag-press sa kanya. Dapat walang bubbles. Yeah! May kuko ka na! Diba? Tapos, di na siya nadikit. Unlike pagka nail polish, grabe, sobrang ingat ka, papatuyuin mo pa. And then, ang purpose naman nito, gaganonin mo siya para matanggal yung sobra. Sa pagkaganto, dahan-dahan guys, kasi baka madamage mo yung matuklap siya. So, dahan-dahan mo lang siyang ininail file para hindi madamage. Tapos, tanggalin mo na siya. Sobra. Yes! May kuko na tayo. Yay! Ang ganda! Ang ganda nito. Color green. Ganda ba nga ba? Ang ganda mga sis! Love it! Hello, lovely people! Hello, mga sis! Isang maulang hapon sa inyo! Parang... kitang-kita yung dark circle ko dito, ah. So, ngayon, guys, isishare ko sa inyo yung aking ginagamit na nail sticker. Kasi may post ako dati, diba, na sabi ko, isishare ko sa inyo yung ginagamit kong nail sticker, kung saan ko siya nabibili, and kung paano ko pa siya ginagawa. So, hindi pa ako hustler, or hindi pa ako pro sa paggamit nito, mga besh. Parang mga 3 times pa lang ako gumagamit. And sobrang nagustuhan ko siya. Compare sa nail polish, talagang sobrang malaking alwan. Pagka ito yung ginagamit mo, mabilis idikit. Hindi na siya madaling masira. Pwede kang maglaba, pwede kang magugas ng plato. Pwedeng mabasa ka agad pagkatapos mo ikabit, hindi siya matatanggal. Eto, meron pa ako dito, 4. Bale, siya nakalagay. Galing ito sa kingco.ph. Shopee shop yun, mga best. Bale, hindi ito sponsor po. Binili ko lang kasi mura. Eto, 4 na lang yung natitira. So cute! Color green, brown na may white. Then, eto parang maroon to eh. Maroon na tayo pagka-pink. Then, ito yung may... may design-design. Eto yung nagamit ko na. Tapos yung dalawa pa na walang natira. Yung mga natitira kasi iniiwan ko, hindi ko tinatapon kasi pwede ko pa siyang magamit in the future pagka naipon siya. So, makakabuo pa ng isang kamay. So, ang halaga nito guys is 9 pesos each lang, as in sobrang mura. Tapos, pag umorder ka, kung may voucher ka, so swerte mo kasi free delivery pa. Pili tayo kung ano yung ating gagamitin. Ano kayang maganda? Ano ba outfit ko bukas? Yellow. Parang maganda to guys. Green. So ito yung gagamitin natin. So ang preparation to guys, bago ako gumamit nito, syempre dapat malinis yung mga kuko mo. Optional kung gusto mong bagong manicure ka, pero sa akin kasi ginagawa ko siya madalas after ko maligo or after ko maghugas, o kaya naibabad ko yung kamay ko sa tubig kasi pag naglilinis ako, hindi na ako gumagamit ng ganito, hindi na ako gumagamit ng mga panglinis ng kuko kasi hindi naman advisable na lagi kang maglilinis ng kuko, na ikukot-kot mo siya ng ganyan, masisira yung kuko mo. Kaya ang ginagawa ko ganito lang. Pag nakababad na siya sa water, ginaganyan ko lang niya siya guys, o yan. Gaganyanin ko lang siya ng cloth. Basa din tong cloth na to. Tapos ganon sa lalim. As in, nalilinis guys, natatanggal yung mga extra-extrang dead, ano ba yung tawag dito? Hindi naman to dead skin dito. Ano man tawag dito guys, hindi naman din to ingrown. Basta't yung mga sa gilid-gilid na alam yung nanigas na parang kuko, ganun. Ayan, makikita nyo yung pamumuting-muting natatanggal. Yan, ganyan lang po ako maglinis ng aking kuko. So, tatapusin ko lang yung paglilinis ito guys, and then
makakabit na natin. Pagkatapos ating binisin, saka naman natin gagamitan ng nail file. May kasama palang nail file. Pag bumili kayo ng ganito, may kasama na siyang ganito. Pero kung meron kayong extra, mas maganda. Kasi maliit lang ito eh. Saka mo lilinisin yung mga gilid-gilid. Kung mayroong mga hindi pantay, ganun. So far, okay naman yung akin. Pantay. Mukhang panlalaki kasi yung daliri ko. Kaya gusto kong nag-nail sticker or nag-nail polish dati. Kasi nga, parang kahit pa paano yung magmukha namang pangbabae. So yeah, pagkatapos natin linisin, yung mga may excess, yung ganyan, gamitan mo na ng nail cutter. Then, okay, we're good to go. So, ang pipiliin ko guys, ito. Okay, ito po siya. May plastic pa yan. Yan ang ating nail sticker. Meron pala akong gunting dito at meron akong gantong nail polish. Itong nail polish, optional lang ito para colorless. Para mas tumagal yung iyong nail sticker pag ginamit mo siya. Pwede namang wala, pero kung gusto mong mas tumagal, kasi pag ginamitan mo ito, almost umabot siya ng 1 month, ganun, bago siya magkaroon ng tuklap, pag sobrang overuse talaga yung kamay mo. Pero kung mga simpleng hugas ng plato lang naman, naglalaba ka ng ganun ng handwashing, ganun, ginagawa ko yung dati. May video na ako noon, ipapakita ko na lang, nasa description box. Hindi siya natatanggal as in, sobrang tagal bago masira. So, simulan na natin. So, unahin natin sa kabit. Yan guys, tuklapin mo lang, hawakan mo yung dulo. Tapos, ikakabit mo na siya. Nay, maliit pala sa akin ito ngayon. Why? Parang lumaki yung kuko ko. So guys, hindi sakto sa akin itong isa. Maliit siya ng konti kasi dito, itong isa yung gagamitin ko. Mali ako ng sukat. So para makuha niyo yung sukat na gusto niyo, pwede niyo siyang gupitin na ganyan. Try muna natin ang ganito para masakto yung sukat guys. Iti-trace out ko lang yung mismong nail sticker. Ganito yung una kong ginawa nun para malaman ko kung anong kung saan dyan yung sakto sa kuko. Ayan o, naka-trace out na. Yan, tama. Ito pala yung sakto sa kuko ko, guys. Nagkamali ako. Ito pala yung sa malaking hinlalaki tapos papaliit yun. Ayan. So, simulan na natin. Para kung gutom, nanginginig yung kamay ko. Yan guys, tapos pag naidikit mo na siya sa dito sa dulo. Pag naidikit mo na siya, yan. Unti-unti mo na siyang i-press para ma-apply sa lahat. Yay! Yan guys! Ganda, diba? So, ayusin mo yung pag-press sa kanya. Dapat walang bubbles. Yeah! May kuko pa na! Diba? Tapos, di na siya nadikit. Unlike pagka nail polish. Grabe, sobrang ingat ka. Papatuyuin mo pa. And then, ang purpose naman nito, gaganonin mo siya para matanggal yung sobra. Sa pagkaganto, dahan-dahan guys, kasi baka ma-damage mo yung matuklap siya. So, dahan-dahan mo lang siyang in-nail file para hindi ma-damage. Tapos, tanggalin mo na siya. Sobra. Yes! May kuko na tayo! Yay! Gundong! Ganda nito! Color green! Ganda ba nga ba? Ang ganda mga sis! Love it!
Okay, ito na tayo sa pangalawa. Mga besh, hindi ko nga sakto sa koko ko to. So, pipili ako ng pipili na magsasakto sa akin. Kayo, kung ano yung preference na kasyo sa inyo. So, ito para dito. Kailangan magaling kang mag-ano, mag-dikyep. So, ito yung pinili ko, mga besh, mga sis, para dito. Yun lang yung medyo mahihirapan ka dito guys sa pagpili nung kung saan susukat yung buko mo at kung saan mo gustong ilagay yung pinaka-design. Kaya mas maganda talaga katulad ng ginawa ko kanina na dinupit ko muna siya para maisukat ko kung saan siya magsasak. So far, nakadalawa na tayo. Then, ganun ulit. So once na nakuha mo na yung pasukat ng koko mo, mabilis na para sa yung idikit. Idikit ka na lang ng dikit. Just make sure lang na lapat siya mga besh. Mga sis yung walang bubbles para maganda tingnan. Hindi siya ukaw. So, pag may bubbles, tuklapin mo lang ulit ng konti, tapos ibalik mo ulit. And you're good. Okay, last one. Pangit talaga ng daliri ko, parang lalaki. Excess na nil. Nang nail sticker. Wow. Look at that. Easy. Sobrang bilis lang siya itagad. So, tatapusin ko yung kapila guys and babalikan ko ulit. And I'm back mga sis. Kompleto na ang aking kuko. Meron ako sa kanan. Meron ako sa kaliwa. Super ganda. Yan. Mga sis. Meron akong natirang apat
natira. So, yung dati apat din yung natira, eto apat naman. So, itatabi ko lang to para pag makaipon ako para sa pang-isang buko naman. Yay! And pwede siyang, yes, pwede siyang gupitin para ma-shape sa size ng iyong kuko. Kung malaki siya sa'yo, gupitin mo para mag-fit sa kuko mo. Hindi ko na siya ginamitan, guys, ng nail polish na clear kasi kahit ganito lang, sticker lang alone is enough na para umabot siya ng 2 weeks. Yes, pwede kang maligo, pwede kang maglaba, pwede kang mag-hand wash, hindi siya masisira. Pag ginamitan mo dito, paabot siya ng almost 1 month. Pero hindi ko siya ina-advise na patagalin mo na ganun katagal sa iyong kuko. Kasi syempre, meron pa rin itong adhesive and makakasira pa rin yun sa ating nails. So, advice ko, pwede na siguro yung hanggang 2 weeks then alisin mo na para makapagpahinga yung nail mo. Tapos pahinga mo mga ilang araw bago ka ulit gumamit ng ibang nail sticker. And syempre, excited tayong gamitin yung mga iba pang style ng nail sticker, di ba? Kaya hindi natin siya patatagalin para pwede pang gumamit ulit ng iba. So cute! Yan mga best. For 9 pesos and sobrang dali. Kung may biglaan kang lakad, tapos hindi mo na kailangan maghintay para patuyuin pa yung iyong kuko. Pwede mo siyang ibagay kung anong attire mo, kulay ng damit mo. Pwede kang mamili ng mga designs. Ilalagay ko yung link kung saan ko siya binili, guys, sa description box. So, thank you sa pagsama sa akin today. See you next time!